Hello mga ka-G-lovers, nagbabalik ulit itong si Giovanni B para magturo sa inyo ng mga bagong tutorial na naman. So ito ang gagawin natin, yung Sakura niya amplifier. So problem nito, hindi ko natitestingin dahil wala itong tunog, baka may masunog pa. Tinanggalan ng nag-aayos ng parts, hindi na binalikan. Yun, kita nyo sa dalawa, tatlo na lang yung output transistor natin, yung isa wala nang lagay. Yan, tinanggal na. So hindi na daw binalikan to ng nag-aayos, sabi ng may-ari. So titingnan natin siya mamaya kung anong problema nito. Let's get started. Ito na yung laman niya mga ka-G-lovers. Kita nyo, wala siyang isang output transistor. So may napansin agad ako, may lumubong kapasitor at may yan, parang sumabog na yata yung kapasitor na yan. Yan, ba't kaya inayawan to ng unang nag-aayos? So hindi pa natin alam kasi hindi pa natin na-check. Baka medyo nahirapan siya nito or hindi pa natin alam o walang parts na makuha siya. Bali lahat ng ginagamit nito ay si 5198. Yan, isang linya lang siya, si 5198 yung ginagamit niya. Tapos yung drive niya ay 5401, 551, 9015 at 9014. Dual transformer na din siya mga ka-G-lovers. So mga nasa around 300 plus yung wattage nito o 300 mismo. Buksan muna natin mga ka-G-lovers. Tanggalin na natin tong pinaka main circuit para ma-check na natin to. Habang binubuksan natin ulit ito, lagi kong sinasabi mga ka-G-lovers, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at napadaan ka lang sa akin channel, consider mo naman mag-subscribe and pahit ng notification bell para updated ka kung may bago tayong nilabas na tutorial na naman mga ka-G-lovers. Saka pahit na rin ang like button para makita ko kung nagustuhan nyo yung video natin para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng video. So balik tayo ulit sa pag-troubleshoot. So tinanggal ko muna itong chassis ground natin para makabuelo tayo sa pag-repair nito mga ka-G-lovers. Original na Sakura to, napakaganda pa yung board, parang matibay yung board, pero may history na talaga to ng kuya. Tinanggalan na nga ng parts, may mga soldaran na rin siya. So una kong gagawin ito mga ka-G-lovers, try natin ihang itong mga output transistor para makapag voltage biasing tayo, para makita natin kung saan parts, kung may abnormal ba siya. So yan, fast forward na naman ulit tayo. Tanggalin lang muna natin itong nakasolda. Tapos natin matanggal itong mga solda nitong output transistor, siyempre i-check ko kung dumikit pa ba siya o mayroon pa ba siyang sayad. Pag wala na, proceed na tayo sa pag voltage biasing. So next natin ay titest na natin yan. So yan, tingnan nyo yung pagkahang ko ng paa. Tinanggal ko yung solder nya. Yan. Yan. Dapat hindi siya magdikit dyan sa terminal na yan. So
So, okay na. Test na natin kung dumikit ba siya. Check ko lang siya sa buzzer checking natin. Wait. Naanapan natin pisto tong tester natin. Nahuhulog ah. So, hindi naman yata dumikit. So, okay. Pagkatapos natin ito, magbabiasing tayo. Yan, double check ko lang ulit para make sure tayo na walang dumikit. Para walang error yung pag-test natin mamaya ng voltage. Check ko muna yung output kung may nag-short ba. Itong dalawa, hindi. Ito naman. Parang hindi naman nag-short. Para makasigurado ako, isiset ko sa diode test. Yan, nakaset na tayo sa diode test. Kanina, nasa continuity test tayo o nakabuzzer check tayo. Yan. Test ko, 0.5. Dapat ito, wala. OL, OL. Good. Test natin ulit. 0.5. OL, OL. Good. Next. Itong last, kasi tatlo lang to. To 0.4. Oh, nako po, meron siyang leak mga ka-G-lovers. Meron nga talagang leak. Dapat oil na to. So itong dalawa, good to. Kita nyo, good siya. May leak tong isa. So make sure ko lang to. Isusure ko lang talaga kung talaga may leak o baka napi-placing lang tayo ng multi-tester. So dalawa-dalawa na yung pan-test na natin. Check nga natin ulit. Baliktarin ko, dapat hindi ito pumalo. Yun, pumalo, may leak nga talaga mga ka-G-lovers. So ibig sabihin sira tong isa. So may posibilidad kalahating channel ang problema nito. Ba't kaya inayawan ng naunang technician to mga ka-G-lovers? Kung sa tutusin, kalahati lang naman siguro ang zero nito channel. Medyo madali-dali lang siguro to ayusin. Pero titingnan natin. Hindi nyo na aninagan, si 5198 din to. Local yata yan nilagay dyan ng technician ha. Si 5198. Next, tanggalin ko muna yung mga kapasitor niya na bloated na o lumobo na at yung sumabog. Part number nito mga ka-G-lovers ay tingnan natin 47 UF 35 volts. So lahat yata to 47 UF 35 volts, kaya lang iba na yung nilagay pero pwede naman to, bloated na nga to oh. 50 volts, 47. Tapos yung isa pa, palitan na rin natin yon para sigurado. Tatlo to, 47 UF, 35 volts nakalagay sa board. Palitan na natin yan para sigurado tayo. Oh, nako po, hindi pala nakafocus yung camera natin. So, pasensya na mga ka-G-lovers, hindi pala nakafocus yung camera natin. Tanggal-tanggal naman tayo ulit. Yan, tatlo tong tatanggalin natin. So okay, next natin ay palitan na natin to. Yung bagong-bago na ang papalit na natin. Meron naman tayong parts na pampalit nito. Ito minsan ang kinaganda pag nasa shop ka kasi meron kang pampalit. Meron kang pampalit agad. Basta may stock ka lang. Pero kung wala ka na may stock, wala kang pampalit, eh, pabili ka na lang sa ibang tindahan. So kumukuha lang ako ng parts mga ka-G-lovers. Kukuha tayo ng kapasitor. So meron na tayong nakuha mga ka-G-lovers. Yan, tatlo yan. 47 UF, 35 volts. So, kabit na natin to.
So habang kinakabit natin to mga ka-G-lovers, naka-passport na naman. Kung bago ulit kayo sa akin channel, please subscribe and pahit na ang notification bell. Pahit na rin ang like button para makita ko kung nagustuhan nyo yung video natin. Maraming maraming salamat sa lagi nyong pag-aabang at pagsubaybay sa akin channel at pagsuporta sa akin channel mga ka-G-lovers. Sa hindi nyo pagsasawang pagsusuporta sa akin channel. So napakaraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat ako. So sana tuloy-tuloy na yung paggawa natin ng mga ganitong content. So mag-voltage biasing tayo, hanapin ko lang yung piston na makita nyo yung ano natin, yung multimeter natin, digital, yung screen nya para makita nyo maigi. So okay na yan, nakita na. Test na natin. So naka DC tayo, auto range naman yan. .134 136 0.1. So ito yung mga sinasabi natin mga ka-G-lovers sa nakakaibang voltage biasing sa Sakura. Sa ibang unit minsan meron ito. Magtataka kayo, ba't .1 to? Sira ba to? Kasi laging sinasabi ni Giovanni B, ang normal bias ay .2 to .5. So ito bad .1, good. Yan, ito bad talaga, .079. Ito bad din siguro to. Ito .3, nasa good naman to. Pero sa ganitong unit, ang normal nito ay .1. Yan, .1 dapat to lahat. Si sira nga talaga tong kalahating channel. Dapat .1 to. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit .1 yan mamaya-maya konti mga ka-G-lovers. Paano ko nasabing good to? Tingnan nyo maigi mga ka-G-lovers ha. Diba nakita nyo, .1 lang yon. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, dapat ang normal biasing ay .2 to .5 volts. Ito naman sa Sakura na to, .1. Normal siya. Kasi iba to. May technique to para matrace natin ang tamang voltage biasing. It, yun ang ituturo ko sa inyo mga ka-G-lovers. Kabit lang natin to para masigurado natin kung talaga bang okay ang biasing ng .1. Ilagay lang ay isolda lang natin itong output transistor natin, tapos lagyan natin speaker, tapos mag audio test tayo. Mapapakinggan nyo na napakalinaw at lakas. Ibig sabihin kung talaga yung biasing natin na .1. So but yung sinasabi ko lagi sa inyo, .2 to .5 yung normal ang biasing ng amplifier. But dito sa Sakura, .1 normal na siya. So i-trace ko lang muna yung kakabitan natin speaker doon sa channel na okay. I-trace ko lang kung saan siya bumagsak. So dito, dyan tayo magkakabit ng speaker. Ito na, i-demo ko sa inyo mga ka-G-lovers. Yung .1 na yon, but good yon. Ipapakita ko sa inyo ha. Yan, dyan tayo magkakabit yan. Pag sinuyod natin yan, papunta yan doon sa good na channel. Ito na. Ito na mga ka-G-lovers. Siguro karamihan sa inyo, hindi nyo to alam yung ganito. Yung .1, good na pala para dito sa ganitong unit na to. Ganito, sa Sakura, ganitong model. At mayroon din ibang amplifier, kahit nga ang DB mayroon ng ganito, .1 lang. May technique kasi to para matrace mo kung normal talaga yung voltage biasing. Diba nakita nyo kanina, .1 lang yun ha, .1 lang yun, 134, .134. So i-power on lang natin, tapos testingin natin yung audio ha.
hanapin lang natin yung audio. Kita nyo, meron siyang audio at malinaw siya. Yan o, napapakinggan nyo mga ka-G-Lovers. Malinaw yung audio niya, kahit 0.1 lang yung voltage biasing natin. Ito yung technique niyan. Habang nakakabit yung output transistor, itest natin. Tingnan nyo itong sa una. Diba 0 biasing? Kita nyo, tingnan nyo maigi. 0 voltage biasing yan. Ayusin lang natin yung pagka multi-tester natin. Yan, 0 voltage biasing. Alat. Wait lang. Alat, vehicle na, vehicle ko yata. Wait lang ha, wait. So, pwesto lang natin yung multi-tester natin. Kita nyo, 0 voltage biasing yan. Yan, 0, 0. Pero good yung audio natin. Dito, 0.5, normal. Ganito yung technique nyan mga ka-G-Lover ha. 0.5, normal. Tingnan nyo dito sa 0 biasing natin ha. Tingnan natin yan mamaya. 0.5 ha, normal. Dito tayo sa 0 biasing. Kita nyo, 0 voltage biasing. Ganito yung technique nyan para mapalabas natin yung normal voltage biasing. Kabit lang natin. Mukhang naturo ko na to dati sa inyo ha. Pero tuturo ko pa rin. Kita nyo, 0 voltage biasing. Pindutin natin yung input, lalabas yung voltage bias nito. 0.3. Kita nyo mga ka-G-Lovers. Yan yung technique nyan. 0.3 yung voltage biasing nyan. Diba normal, kanina 0.1 lang. Nung nilagyan natin ng output, nag 0.5 yung isa 0 biasing. Pero pag pinindot natin yung input audio, lumalabas yung 0.3 voltage biasing nya. Good. Ganun lang yung technique na nakakuha kayo ng idea, di ba, mga ka-G-Lovers? So next natin ulit. Ito, ayusin na natin 'to. So meron siya meron ako nakitang sunog na resistor. Yan, palitan natin 'yan mamaya. So bago ang lahat niyan, tanggalin ko muna 'tong mga pre-drive transistor o drive transistor natin para ma-check natin kung baka may nag-leak na diyan o may nasira na. So, check ko muna yung capacitor kung may tira. 3 volts na lang. Safe na to. 3 volts na lang yan. So, make sure ulit. Lagi kayong mag-check ng capacitor. Lalo na sa mga ganitong DC. Matataas yung voltage nyan. O, tawad nyan, capacitance. Baka kasi mag-solda kayo. Tapos naluluso yung lead. Mag-short bigla. Tumalsik o tumalamsik sa mata nyo yung soldering lead. So, ingat-ingat kayo mga ka-G-Lovers. Safety first muna. So, dapat check nyo muna yung filter capacitor bago kayo mag-proceed sa pagsusolda. Baka kasi may tira pang voltage. Delikado yan. So, yan. Tinatanggal na natin yung mga pre-drive transistor o drive transistor natin. Next natin yan ay ititest ko yan. Ititest ko yan isa-isa. So, dapat kayo mga ka-G-Lovers matuto kayong magtiyaga. Huwag kayong tamarin. So ito, iisa-isahin ko pa to. So dapat huwag kayong tatamarin. Ano naman kung matagal lang kayo sa pag-aayos. Basta importante, maayos nyo ng maigi. Huwag kayong tamarin. Once na tamarin kayo o sinaputin nyo yung paggawa nito o pabilisan yung paggawa nito, may tendensing na may nalilihisan kayo o pwedeng masira agad. Kaya dapat isa-isahin nyo rin yung parts mga ka-G-Lovers. Yan, tinitis ko yung isa-isa para makasigurado lang tayo. Mukhang okay naman lahat ha. Ubusin lang natin to. Maliban lang dun sa isa. Parang may leak yata yung isa. Tingnan natin to. Wala. Okay to. Okay to mga ka-G-Lovers. Okay. So, okay. Okay to, okay.
tumilik, sinasabi ko, para may lake. Pero meron naman itong kahit brand new, ganyan talaga design, may lake. Pero para makasigurado lang ako, kasi yung mga kasama niya walang lake, palitan ko na, isa lang naman to, mura lang naman to. So palitan ko lang tong isa, mga ka-G-lovers. Yan, palitan lang natin tong isa. Yan, may nakita kasi kung parang lake yung mga kasama niya, walang lake. Pero minsan pagbago niyan, meron talagang lake yan na konti. Tapos alisin ko na rin yung nasunog na resistor, palitan na rin natin to. So ito, kumuha na tayo ng pampalit na isa. Kapit lang natin to. So password ko lang ulit para hindi kayo ma-board. Naglalagay lang naman tayo ng parts. Yan, sulda lang natin to, mga ka-G-lovers. So yan, putulin lang natin to. Tapos palitan na natin yung ano, yung anuan, yung resistor na sunog. Tapos yung 5 watts na wala, lagyan na rin natin kasi tinanggalan na to ng isang resistor na 5 watts. So yung nasunog na resistor, wala akong 220, so maglalagay ako ng 120 ohms at isang 100 ohms. Isi-series ko na lang siya, so equivalent na rin yan sa 220. So yan, sineres lang natin, check ko lang para makita nyo ulit kung tama ba talaga yung kabit natin, yung series. Yan, kita, tingnan nyo maigi. So mayroon tayong 216, almost 220 na din yan. So pwede natin kabit na to, kasi naubusan tayo ng 220 ohms. So nag-series na lang tayo ng 120 at 100 ohms. So yan, nakabit na natin siya, solder na natin. So sana mga ka-G-lovers, lahat ng ginagawa natin video, so nakakakuha kayo ng idea o information sa about troubleshooting natin, kung paano natin siya inaayos. Okay, next natin yung 5 watts naman, kasi kulang to ng 5 watts yan, tinanggal rin ng naunang nag-aayos yan. Dapat mayroon yan dyan 5 watts. 0.47, 5 watts. So ito, 0.47 ohms, 5 watts, kabit lang natin. Buti na lang wala naman ginalaw yung naunang technician nito, walang ginawang focus-focus para mahirapan tayo. Kasi mayroon ibang technician na porkit hindi nila naaayos o hindi nila nakikita yung trouble, may nilalagay sila na kung ano dyan, yung resistor niya, chine-change value nila. Para mas lalo tayo mahirapan, yung susunod na technician mas lalo mahirapan. So hindi ko naman nila lahat ng technician, meron lang naman. Kasi meron ako naranasan na unit na ganyan. May inayos ako na amplifier, hindi nakuha. Hindi kinuha ng may-ari. Dinala sa akin, ako nag-ayos. Nung pag-test ko, itinis ko, kinabit ko yung speaker, tinis ko, pagpatunog ko, nasira yung isa kong speaker.
nung pagbukas ko, yung input pala ng amplifier ng left, sa left channel niya, pinadaluyan ng 12 volts power supply galing dun sa regulator na 781 to. O ditinamaan yung ano ko, yung speaker ko sunog, o napapalit ulit ako. Ya ko, grabe yung pagka ano ng technician niya ako na yun. So wag na natin isipin yun. So balik na tayo, magbo-voltage biasing na tayo mga kagilabers. Kung okay na ba to, nakabit na natin yung lahat ng parts. So ayan na, magkakaalaman na tayo. So dapat ini-expect natin mga kagilabers ay 0.1 lang yung voltage biasing nito. So hanapin natin yung pisto para makita nyo yung screen ng multi-tester natin. Power on na natin. Okay, test na natin. So kita nyo 0.1 to 7 o 0.1 din yan, no? O 0.31, good. 0.128, good. Kita nyo 0.1 lang pero good na siya. 129. Oh, 0.135. Wait lang, na tamaan ko yung input kaya tumaas yung voltage, naging 0.5. So good yan, kita nyo pag tinatamaan ko yung input natin audio, tumataas yung biasing. So ganyan yung pagbo-voltage biasing. Pag tinap ko yung input niyan, magpo 0.5 yan, 0.3, 0.5, 0.4, mga ganyan. So okay na to mga ka-G-lovers, lagyan lang natin ng output para matis na natin yung sound, para magkakaalamanan na. So wait lang, kumukuha lang tayo ng output transistor. So kuha tayo ng original na C5198. So napakaganda nito kasi dual ano to, dual transformer. So, meron na tayong nakuha, bagong-bago pa to, mga ka-G-lovers. So, meron pang yan, meron pang tip pa. Alisin lang natin. Yan. So, test ko muna siya para make sure bago natin ikabit. So pag natis natin itong good, kabit na natin. So okay, tinis ko na rin itong ano niya, tap. Kabit lang natin to. So sana nakakuha kayo ng mga bagong idea na naman mga ka-G-lovers. So sana lagi nyo supportan yung channel natin para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga video tutorial. So test na natin kung sumabit ba sa heatsink yung tap, hindi naman. So dapat ganyan, double check nyo ulit bago natin i-power on, baka kasi sumayad sa heatsink yung tap nyan, yung parang bakal, delikado yan. So dapat wala siyang sumabit. So resolder lang natin to. Pagkatapos natin resolder nito, mag-audio test tayo. Pag good na yung audio test natin, mag-sound test na tayo. Patugtugin na natin yung favorite song natin ulit. So, okay. Cut lang natin ulit to.
yung mga paan nito para sigurado na, baka kasi sumabit sa case, umabot sa case, pero hindi naman naabot, pero para sigurado lang naman, ikat lang natin. Yan, linisan ko na ulit para walang mga tilamsik ng lid, para sigurado tayo. Kabitan lang natin ang speaker para makapag-audio test tayo. So, lagi ko palang sinasabi sa inyo, magkaiba yung wattage ng ginagamit kong speaker, kaya magkaiba yung audio nito. Kasi yung, yan, yung kinikwento ko sa inyo, yung napaglaruan ako dati niya ng naunang technician, dati nung may inayos ako ng amplifier, yung kinikwento ko sa inyo, na nilagyan ng supply yung input, kaya nasunog yung speaker ko, yung isa. Kaya pinalitan ko ng crown, mas mataas yung wattage. Dati dB siya, 2 dB yan, nasunog yung 1 dB, hindi, pinalitan ko na ng crown. Kaya ngayon, pag mga galing ng ibang technician, tinudouble check ko muna kung walang output voltage. So yan, meron na siyang audio mga kajilabers, both left and right, good, okay na, diba? Sa 0.1 lang yung voltage biasing natin, pero good siya. So kita nyo, okay na, meron na tayong audio. So next natin gagawin ay assemble na natin to para mapatugtog natin. So kabit lang natin itong chassis ground. Importante ito, meron tayong chassis ground. Once na kasi hindi natin nilagyan ng chassis ground, pag hinawakan natin yung case, magkakaroon na ng audio. Yung parang pag kinahawakan mo na yun o pinipindot mo yung katawan niyan o yung chassis, magkakaroon yan ng konting humming o audio. Kaya dapat meron yan chassis ground para sigurado tayong walang ano, walang audio sa katawan. So okay, nakabit na natin yung chassis ground. Linisan natin ulit para walang tilamsik na lid. Kabit na natin to para makapag music test na tayo. Pass forward natin ulit para madali yung pagkabit natin. So habang nag-aantay tayo sa pagkabit nito, kung bago ulit kayo sa akin channel at napadaan lang at nagustuhan nyo yung video natin, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo kung may bago tayong nilabas na mga tutorial. So pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating tutorial para makita ko kung nagustuhan nyo, para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga ganitong video. So maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa aking channel at sa pagsuporta sa aking channel mga kajilabers. Nagpapasalamat ako sa inyo. So ayan, kabit na natin tong source natin, music source. Ayan, galing dun sa reader natin. Hop, hanapin lang natin yung pistol. Di ko makuha, na babanat yung ano natin, yung wire. Wait lang para matest natin. Kunin lang natin to sa holder yung camera natin. Yan. Plug in na natin. Plug in. Power on. Pasensya na kayo, hindi pala nakapokus. So, nakakabit ako sa tape. So, dapat pindutin natin yung tape. Asan yung tape? Wait lang. Op, wala pa. Hindi pa napindot na maigi yung tape. Dito sa source. Dapat mapintot natin. So kita nyo mga kajilabers, okay na yung audio natin. Napakalinaw, napakaganda pa ng tunog itong ganitong amplifier. So okay, napakalinaw siya. So yan, pinindot ko lang yung tape yan, kasi nakasource tape tayo. So maraming salamat. Okay yung tunog ito, wala akong masabi. Then, kahit hindi siya sobrang kalakasin kasi mababa lang yung watts, pero ang pinaganda yung clarity niya, napakalinaw siya mga kagilabers. Maraming salamat. Thank you, thank you.